Salamat sa Diyos. Amen. Malakas kang palakpak para sa ating Diyos. Glory to God. Yan, isang mabiyay at mapagpalang gabi po sa lahat. Ayan, lalo na't yung mga nanonood over YouTube. At ganun din nakikinig sa DWXI. Isa po mabiyay at mapagpalang gabi. Ang pagbati po namin sa inyo dito sa ating punong tanggapan. Dito po sa 118 Amor Solo, Legazpi Street, Makati. Ayan po, at live na live po tayo ngayong araw na ito. So patuloy ang paanyaya po sa atin ng ating Yahweh El Shaddai. Kung malapit lamang po kayo sa pinagpalang lugar na ito, hiniling namin na makasama namin kayo upang tayo sabay-sabay na makapagbigay ng ating pasasalamat sa ating Diyos. At yung malalayo naman po, dyan lamang po kayo at angkinin pa rin po natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos sapagkat hindi maikli ang kamay ng Diyos. Kayo na makikiisa sa araw na ito sa ating pananambahan, naniniwala po ako, kaisa po ako sa inyong panalangin na tayong lahat ay ma-answered prayer. Amen. So glory to God. Talaga nga naman pong pinagpala ang araw na ito dahil maagang-maaga no, yung ibang mga kapatid natin. At patuloy na idalangin din natin yung mga kapatid natin na manggagaling sa kanilang mga trabaho. Yan, gabayan sila ng mga anghel ng Panginoon. At makasama, dalangin natin, makasama natin sila sa araw na ito upang tayo sabay-sabay na makapagbigay ng ating papuri at pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. So glory to God. Minsan pa, malakas na palakpak para sa ating Diyos. Ayan, ano? So glory to God. Dami na natin. At alam ko, mamaya pupunuin itong lugar na ito ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Yan po, oh. At wala namang oras at panahon na inilagak natin sa ating Diyos na hindi tayo ganap na pinagpala ng ating Yahweh El Shaddai. So, ang kinina natin, ngayon pa lang, answered prayer na tayong lahat. Amen. Ganun din yung mga naandun sa kanilang mga tahanan. So, sa oras na ito ay glory to God. Ano? Gulat po ako sa oras, kakaiba. So, okay. Ano mang oras at panahon ang inyong kinalalagyan? Ayan po, ano, yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. At patuloy niyang kakalingain at pagpapalain ng mga taong magbabalik sa Kanya ng pasasalamat, ng pagsamba. Amen. Kalakip ba yan dun sa pagpunta niyo sa lugar na ito? Amen. Na tayo makapagpasalamat sa Diyos. Dapat kasama yun sa mga plano natin. Lord, pupunta ako sa lugar na yon. Kung saan mo kami kinatatagpo, dahil mag-aalay ako ng aking pasasalamat sa iyo sapagkat naranasan ko ang kabutihan mo sa buong maghapon na ito. Lahat naman po tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amin po ba? Yung lakas na meron lang at tayo ngayon, pagpapala yan po yun ng ating Diyos. So isama po natin yan sa paglapit natin sa Diyos ngayong araw na ito sa pamamagitan po ng panambahan. Amin po ba? Okay, so bago tayo tumungo sa ating ahatid ng ating pasasalamat sa Diyos, tayo manalangin muna. Kaisa tayo sa pananalangin at hilingin natin ang paggabay ng banal na Espiritu ng Panginoon. Tayong lahat ay manalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Purihin ka aming Yahweh El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong bugtong na anak ni Jesucristo ang aming Panginoon. Purihin maging ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang kasama namin araw-araw sa aming buhay. O Diyos, minsan palubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa buong maghapon na ito, mula pa kanina sa pagmulat ng aming mga mata. Alam namin, O Diyos, na ibinuhos mo na ang bigay at pagpapala sa aming lahat. Hayaan mo, Panginoon, ang mga oras na ito ay maging pagkakataon sa bawat isa sa amin na kami naman po ay makapagbigay ng aming pasasalamat sa mga kabutihang ipinaranas mo sa amin sa buong maghapon na ito. O Diyos, tunay na Ikaw nakababatid at nakakaalaman lahat ng nangyari sa buong maghapong ito. Kung kami man po ay nagkulang at nagkasala, kami lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, at hiling namin, Panginoon, na patawarin kami sa aming mga nagawang pagkukulang o pagkakasala. Lubi mo, O Diyos, na patuloy na linisin ang aming puso at isipan, maging ang aming kaluluwa na sa ganun kaming lahat ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa aming pag-aalay ng aming pagsamba para sa iyo lamang. Hiling namin, Panginoon, na patuloy na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay. At patuloy na inaanyayahan ka namin sa aming mga buhay, sa aming puso, patuloy kang manahan. Hayaan mong pagharian ang aming buhay.
At hayaan mo rin, Panginoon, na ikaw ang maging kalakasan ng bawat isa sa amin. O Diyos, tunay nga po, Panginoon, ikaw ay Diyos na mapagpala. Ano man sa oras na ito na idudulog at nalalapit namin sa iyo, nakatitiyak ka kami, Panginoon, na ito ay may pagtuguan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga buhay. Pagpalain mo maging aming kinabubuhay. Pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay. O Diyos, walang imposible sa iyo, Panginoon. At patuloy naming ilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga taong dumaranas, Panginoon, ng karamdaman, hirap, sakit, problema. Lord God, walang iba silang inaasahan, kundi ikaw lamang. At alam namin, O Diyos, na kapag kami ay dumulog at lumapit sa iyo, makatitiyak kami, Panginoon, ng iyong katugunan. At ang katugunan niya na inagahatid sa tunay na tagumpay ng buhay. Amang banal, hiling din namin, Panginoon, sa oras na ito na patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng taong gagamitin mo ngayong araw na ito, ang mga awit, manunugtog, ang mga hayag na mabuting balita, ang mga taong dadalo ngayong araw na ito. Lord God, tapat ka sa iyong pangako, Panginoon. At kailanman hindi mo bibiguin ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Ganap ang pagtitiwala namin ngayong araw na ito, Panginoon, na ikaw ay gagawa ng himala sa aming buhay. At marapat lamang sa pagkakataong ito, Panginoon, ikaw ay patuloy naming dakilain, papurihan at pasalamatan. Tunay nga po, O Diyos, ang kinamin ang tagumpay ng buhay sa araw na ito, Panginoon. Lord God, sa pagkakataong ito, kami na ay nagbabalik na aming pagsamba, papuri at pagdakila sa pamagitan ng bugtong na anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, kasama niyo yung Banal na Espiritu Santo, ganoon din sa mabisang pananalangin ng Mahal na Birheng Maria. Amen at amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. At alayan natin ang malakas na palakpak ang ating Diyos. Mabiyaya ang araw na ito. Naniniwala ba kayo? Amen. Mabiyaya ang araw na ito para sa ating lahat. Yung naandito lang kayo, pagkakataon na daw ito eh. Isang napakalaking pagkakataon na hindi natin mapalagpas dapat sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ang nagtatakda ng oras at panahon, hindi aksidente ang pagpunta niyo sa lugar na ito, ito itinakda na ng Diyos. Kaya dapat ma-excite ang bawat isa sa atin sa paglapit ngayong araw na ito. Wala naman tayong gagawin kundi ang magpasalamat sa Kanyang kabutihan. Pero sabi nga, may mga bagay na bagay po na dapat isinusuko natin sa harapan ng ating Panginoon, ang kalalagayan ng ating puso. Maring hindi ko po alam ang laman ng inyong puso, pero ang Diyos ang nakababatid nito. Kung may mga bagay man na magiging hadlang sa ating paglapit sa ating Diyos, hayaan niyo pong iwaksi ito, alisin niyo po sa buhay niyo. Nang sa ganun po ay makapasok po ang biyaya ng Diyos sa ating mga puso. At tanggapin natin ang himala ng Diyos ngayong araw na ito. Amin po? Okay, sige. Taas natin ating mga kamay. Maring ipikit nyo rin po ang inyong mga mata. At hayaan nyo po ang mga awitin, ang mga titik ng awit na ito, tumimo sa ating puso. At maging panalangin din natin sa araw na ito na ang mga awitin ito ay maging biyaya sa ating buhay. Upuringin ka, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, kami lumalapit, Panginoon, at hiling namin, Panginoon, ang kalinisan na nagmumula sa iyo. Praise God. Glory to God. Narito ang puso ko, naging sa'yo, naghangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghangad ng pangunawa mo. Linisin mo bawat sulok ng
pusong ito, hindi nito'y luha dahil tanging sa'yo lamang inihahain. Pupurihin ka, Panginoon. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghangad ng pangunawa mo. At sulok na pusong ito, pintig ito'y luha dahil naging sa'yo lamang ilihain. Minsan pang awitin. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghangat ng paglilinis mo. Narito, narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghangat ng pangunawa. Sulok ng puso ito, pintig ito'y luha dahil naging sa'yo lamang inihahain. Linisin mo, linisin mo ako, o Panginoon, linisin mo. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luha dahil tanging sa'yo lamang inihahain. Linisin mo, linisin mo ako, o Panginoon, linisin mo. Bawat sulok ng pusong ito, pintig ito'y luha dahil naging sa'yo lamang inihahain. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luha dahil tanging sa'yo lamang inihahain. Kaya natin ang instrumento tumugtog para sa Diyos. Hallelujah! O Diyos, kami lumalapit sa'yo, Panginoon, at hiling namin ang paglilinis na nagmumula sa'yo, Panginoon, upang bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Hayaan mo ang pusong ito, ang isipang ito ay madulog ng ganap sa iyo, Panginoon. Nang masaganang lumalayo ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Linisin, linisin mo. Linisin mo ako. O
linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng puso ito, pintig nito'y luha dahil dahil sa'yo lamang inihahalin. Sulok ng puso ito, pintig nito ay luha taing, tangis sa'yo lamang inihahain. Pintig nito ay luha taing, pintig nito ay luha taing, tangis sa'yo lamang inihahain. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nating malakas na malakas ang ating Diyos. Naniniwala ba kayo na nilinis tayo ng Diyos? Kaya malaya daw tayo makalalapit ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang maidulog yung mga kahilingan ng ating buhay, kundi maidulog din natin yung taus-puso nating pasasalamat sa patuloy na kabutihang nararanasan natin mula sa ating Diyos. Amin po ba? Amen. Palakpakan ng malakas na malakas sa ating Diyos kay saya-saya sa piling ng ating Panginoon. Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon. Tayo magalak sa presensya ng ating Diyos. Purihin daw, Diyos! Hey! Ako'y nagagalak, amen, na muli kang makasama at aking ihahayag. Kagalak ang lubos na nadarama sa tuwing ako ay sasamba. O anong ligayang nadarama, wala nang iba pang masasaya sa'yo. Praise! Hallelujah! Glory to God! Purihin ka, Panginoon! Salamat sa Diyos! Tayo magalak sa presensya ng ating Diyos. Ako'y nag-aalala. Sabihin mo sa iyong katabi, na muli kang makasama at aking ihayag daw kagalakan, kagalakan ng lubos na nadarama sa tuwing ako ay sasamba. O anong ligayang nadarama, wala nang iba pang masasaya sa'yo. Kay saya-saya, kay saya-saya sa piling mo. Totoo ba yun? Umawit sa'yo kapag ang puso ko'y nagpupuri sa tuwing ako sa'yo ay aalik. Kay saya-saya, saya sa piling mo. Kay saya-sayang umawit sa'yo. O anong ligayang nadarama sa tuwing ika'y aalik kong kasama. Ipalakpakan mga kamay. Masayang magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. Kayo mga nandun sa inyong mga tahanan, samahan nyo kami sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Minsan pa, ako'y nagagalak. Ako'y nagagalak. Sabihin mo sa katabi mo, na muli kang makasama. Amen. At aking ihahayag. Kagalak ang lubos na nadarama sa tuwing ako ay sasama. O anong ligayang nadarama, wala nang iba pang masasaya sa'yo. Kay saya-saya, kay saya-saya sa piling mo. Kay saya-saya umawit sa'yo kapag ang puso ko ay nagpupuri sa tuwing ako sa'yo aawit. Kay saya-saya sa piling mo, kay saya-saya umawit sa'yo. O anong ligayang nadarama sa tuwing ika'y lagi kong kasama. Kaya't sa aking awit, kaya
kaya't sa aking awit, akin sa o sabihin daw natin ito. Wala kang katulad, wala kang kaparis, wala nang hihigit pa sa'yo. Totoo ba yun? Kaya't sa aking awit, aking sasabihin, wala kang katulad, wala kang kaparis, wala nang hihigit pa sa'yo. Isa pa. Awit! Kaya't sa aking awit, aking sasabihin, oh, ano lang yung sasabihin? Wala kang katulad, wala kang kaparis, wala nang hihigit pa sa'yo. Kay saya-saya, umawit sa'yo kapag ang puso ko'y nagpupuri. Sa tuwing ako sa'yo aawit, kay saya-saya sa piling mo. Kay saya-saya, umawit sa'yo o anong ligayang nadarama sa tuwing ika'y lagi kong kasama. Panginoon. Glory to God. Ipalakpak mo ang iyong kamay. Umawit tayo ng sabay-sabay. At isigaw sa buong mundo, si Jesus ang Panginoon ko. Tayong lahat ay magsaya. Ipagdiwang kabutihan niya. Buong galak tayo ay sumayaw. Sabay-sabay natin. Anong isisigaw? Minsan pa. Ipalakpak mo ang iyong kamay. Umawit tayo ng sabay-sabay. At isigaw sa buong mundo, si Jesus ang Panginoon ko. Tayong lahat ay magsaya. Ipagdiwang kabutihan niya. Buong galak tayo ay sumayaw. Sabay-sabay natin isisigaw. Oh, sabay-sabay ah. Hallelujah! Hallelujah! Yung malakas! Hallelujah! Oh, naku, mahihiya ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Malakas! Hallelujah! 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 Minsan pa, ipalakpak mo ang iyong kamay. Umawit tayo ng sabay-sabay. At isigaw sa buong mundo, si Jesus ang Panginoon ko. Tayong lahat ay magsaya. Ipagdiwang kabutihan niya. Buong galak tayo ay sumayaw. Sabay-sabay natin isisigaw na malakas! Hallelujah! Come on now! Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa hamang panahon. Purihin ang dakilang alam mo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa hamang panahon. Purihin ang dakilang alam mo. For the last time, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa habang panahon.
ating Diyos. Amen. Patuloy tayong sasamba sa ating Diyos sapagkat langit ang ating nadarama sa tuwing tayo sumasamba sa ating Diyos. Hallelujah! Praise! Napagod ba kayo? Glory to God! Dati ko, ibig mo, O Diyos sa buhay ko, ang kagalakan ko ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain, wala nang iba pang mayahambing, kawit ko iyong higit. Minsan pa, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko, ito ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. O sabay-sabay tayong lahat. Sing! Lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit kahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Papuri. Hallelujah. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Awit ko iyong dinggin. Langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Awitin natin lahat. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. For the last time, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, aking nadarama. Kapag sa'yo'y sumasamba, aking nadarama. Kapag sa'yo'y sumasamba. Woo! Praise! Palakpakan natin ang malakas na malakas. Alam niyo po, mga kapatid, hindi ko tuturuan yung feelings niyo kung paano po kayo nag-approach sa ating Panginoon. Pero yun yung katotohanan. Pag tayo sumasamba sa ating Panginoon, nararanasan natin yung kapayapaan. Nararanasan din natin yung kagalingan. Nararanasan natin yung tunay na kagalakan. Na kailanman hindi mapapantayan ang alok ng mundong ito. Yun yung katotohanan every time na tayo lumalapit sa ating Diyos. Do not limit yourself sa ating paglapit sa ating Panginoon. Hayaan nyo maging malaya kayo na lalapit sa ating Diyos. At sabi nga niya walang sukat ang Diyos para lapitan. Ulitin ko po sa inyo, walang sukat. Malapit na malapit ang Diyos. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Kamukha ba niya si Lord? May natawa sila. Kasi talagang totoo lang, may hatid na pagpapala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yung katabi nyo, pagpapala po yan.
In fact, sabi nga niya sa Revelation, kumakatok siya sa puso niyo. So imagine niyo kung gaano kalapit ang Diyos na sa puso niyo kumakatok. Walang sukat. Pero nasa atin po yun kung aanyayahan po natin siya. Napapasukin siya sa ating buhay. Kaya minsan pa dudulog tayo sa ating Diyos. Dahil alam ko po ang bawat isa sa atin nagnanais din ng kapangyarihan, ng presensya ng Diyos. Totoo po ba yun? Hinahanap niyo po ba yun sa panambahan ng Panginoon o sa gawain ng Panginoon na maranasan niyo yung pagkilos ng Diyos? Andiyan lamang po siya. Hindi siya nawawala sa lugar na ito na kung saan pinili niya upang katagpuin tayo. The moment na inaalaala natin ang Diyos sa ating puso't isipan, kasama natin ang Diyos. Amen? Sige. Tapos natin ating mga kamay. At patuloy tayong dumulog sa harapan ng Panginoon. Sa bawat pagtaas ng mga kamay, sabi nga, ito'y tanda ng pagsuko. At batid natin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating piling. Ang pagtaas din ng mga kamay, tanda rin daw po yan ng tagumpay na siya. Kaya kung kahit may problema, kahit tinataas mo yung kamay mo, makakaasa ka sa Diyos. Ngayon pa lang, tagumpay ka na. Amen? Tayo dumulog sa Kanya. Sige, pwede niyo pong ipikit ang inyong mga mata. At hayaan yung makakilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Puringin ka, Panginoon. Kami dumudulog sa iyo, Panginoon. At umaasa sa ganap mong pagkilos sa aming buhay. Narito. Puringin ka, Panginoon. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Praise God. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katatuhoy. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Luluway, mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong
nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig, at sa himig na hangin, tanging na langit, kami katapuri. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Puspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa, hanggang aming kaluluwa ay mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. O dakila ka, Panginoon, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong. Awitin natin lahat, iparanas mo, Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa, ang aming kaluluwa ay mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan hanggang ang aming kaluluwa, hanggang ang aming kaluluwa mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. O dakila ka, Panginoon, dakila ang iyong ngalan hanggang ang aming kaluluwa, hanggang ang aming kaluluwa ay mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. O dakila, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Dakila ang iyong. Oh!
Sarap sa presensya mo, Panginoon. At kailanman hindi mapapantayan ang kapuspusan ng iyong presensya sa aming buhay. Sa tuwing kami tumutungo sa dakong lugar na iyon, Panginoon, nagkakaroon kami ng kapayapaan sa aming puso. Kalakasan, Panginoon, salamat, O Diyos. Uli kaming lalapit sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa iyo, Ama. Sa'yo, Ama.
luwalhatiin ka, O Diyos. Kami lumalapi. Ako'y lumalapi. Sumasamba. Nagpupuri sa'yo. Salamat sa iyo, masaganang presensyang ipinaranas mo minsan pa sa aming kalagitnaan sa pag-ibig mong walang kapantay. Sa Diyos ang parangala at papuri at pagdakila. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Purihin si Yahweh Shaddai ng malakas na malakas sa palakpakan. Ibalik ang papuri. Pasalamat sa Diyos na dakila sa lahat ang ating Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po? Ayan o, patuloy na ipinararanas ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan
sa bawat isa sa atin na walang ibang inaasahan kung hindi ang ating Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Pasalamatan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Tayo po'y sinamahan ng ating mga kapatid sa Gospel El Shaddai Gospel Music Ministry sa pangunguna po ng ating kapatid, Brother Jun Pablo. Siya po'y nag-lead po kanina. At siyempre po, nakasama po natin sa ating pong mga kapatid din, Sister Ellen Frias, Sister Benice Godio, at ang inyo pong lingkod, Brother Nelson Nyorga. Sa ating pong banda naman, yan po ang ating drummer, si Brother June Gonzalez. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating bass guitar, ayan, si Brother Frank. Ang ating kapatid sa ating pong guitarist, na lead guitarist, si Brother Bong Favilane. Hallelujah. Siyempre po sa ating kapatid din, si Brother Gitong. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Purihin, 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 purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Pwede na po tayong magsiyo po, mga kapatid. Ayan po, at kayo po ay patuloy po naming inaanyayahan, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na bumabiyahe ngayon. Bumabiyahe patungo po dito. Napakahaba pa po ng oras. Hindi pa po huli, no, mga kapatid. Kaya makakaabot pa po kayo sa ating pong sharing portion at higit sa lahat sa pakikinig po ng kanyang banal na salita. At sa lahat naman po na hindi na po makakarating o makakapunta sa oras po ito, sa lugar na ito, tune in po tayo sa Himpilang Pinagpalang DWXI. At siyempre po, live po tayo sa ating pong live streaming. Amen? Sa YouTube, yan, purihin ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng paraan upang ang kanya mga anak na hindi po makapunta kung saan man may mga gawain napakalayo, ito po sa pamagitan po ng YouTube o Facebook sa ating pong himpilang pinagpala na ipaparating po ng ating Yahweh El Shaddai ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen! Naniniwala po ba kayong mapagmahal ang Diyos? Sino pong naniniwalang mapagmahal ang Diyos? Ayan, no? Mahal na mahal po tayo ni Yahweh El Shaddai. Kaya po tayo nandirito, mahal tayo ng Panginoon. Amen? At hindi lang ang Diyos ang nagmamahal, pati tayo, mahal na mahal din natin si Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Sabi nga ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay marunong makinig ng kanyang banal na salita. Kaya mamaya mga kapatid, makakapakinig po tayo ng sariwang kapahayagan ang banal na salita ng Panginoon. At bago po yan, siyempre po, tayo po'y dadako muna po sa ating pong sharing portion na kung saan kapag tayo po'y pinagpala, hindi po tayo pumapayag na hindi natin na ibabalik ang pasasalamat natin, taus-puso nating pasasalamat at pagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai sa lahat ng kamangha-mangha niyang ginagawa sa ating buhay, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating pong natatanggap sa Kanya. Amen. Higit sa lahat, yung buhay na ito, no, mga kapatid, na taglay-taglay natin ngayon. Salamat sa Panginoon at nandirito po tayo upang magpasalamat sa Kanyang dakilang gawa. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Hindi ko na po kayo tatanungin kung kayo po'y pinagpala. Isa naman pong nakikita naman po yan kung bakit kayo nandito dahil pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Amen po ba tayo? Amen. Pwede po ba kayo manyayahan dito sa harapan tayo? Ayan. Palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Salamat po sa inyo pong pagtugon. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, brothers and sisters, kay Brother Mike, kay Sister Belen na kanya pong may bahay at sa kanilang family. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Jaime Dongoya. Diyan lang po ako sa Cubao. Diyan din ang trabaho ko. Pagka yung may maaga akong lumalabas, talagang tumutuloy ako rito.
Nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga pagpapala, mga biyayang ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw, sa mga kagalingan na kami po ng aking may bahay ay marami nang nararamdaman. May pareho na po kaming senior, marami lang masakit sa aming katawan. Pero sa patuloy naming pananalangin, pag-aten sa mga gawain, ang misis ko po sa simbahan po siya, active member din po siya ng Family Rosary Crusade. Ako naman po dito, magkahiwalay po kami pinupuntahan. Nasa lang po magpasalamat sa mga kagalingan, kalakasan po na ipinagkakaloob sa amin ni Yahweh Shaddai sa araw-araw na paggabay niya sa amin, sa patuloy na pagkakaloob niya sa amin ng kalakasan, kagalingan ng pagpapala sa amin ding mga anak at sa aming mga apo. Sampu po ang anak ko eh. 25 na po ang apo ko. Ganun po ako pinagkatiwalaan ng Panginoon sa na magkaroon ng maraming maraming salamat po sa year 1985, 86 binata po pa ako noon. Lagi akong nasa barkada, lasing, madaling araw nang umuwi. Pag uwi ko, hindi pa naman ako nakakatulog niyan kasi nga may lasing, may tama pa. Dalawa ang tama ko noon. May bisyo pa. Manonood muna ako ng TV niyan. Dilipat ko hanggang sa mawala, wala nang palabas dahil madaling araw na, alauna ng ano. May nakikita akong may na, yung nagbe-preach sa isang lugar na hindi ko naman alam kung saan. Ganun po, pagka yung nakikita ko yun, parang unti-unti nagbago yung buhay ko. Na seryoso na ako nagsisimba. Tapos eh, kasi noon, pagka nasa simbahan kami, nagtatawanan lang kami ng mga barkada ko, ng mga kaibigan ko. Hindi kami seryoso. Hindi pa tapos ang misa, lalabas na kami. Pero ngayon po, unti-unting nagbago yung pananaw ko sa buhay, takbo ng buhay ko. Yun lamang po, maraming mga salamat po. To God be the glory. Salamat po, brother. Salamat po, Tay. Yan, congratulations po. Pinagkalooban po kayo ng siksikliglig at umaapaw na supling o anak. Amen. Ayan po, no? Talaga naman pong ang Diyos, sabi nga eh, humayo kayo at magpakarami. Amen. Amen. Congratulations, Tay, at meron kayong 10 anak, no? Nawa yung inyo pong mga 10 anak, eh, pagdating po ng panahon, ay matulungan po kayo. Amen. Ayan, pagpalain po ang inyo pong 10 anak. Palakpakan natin ang ating Yahweh Shaddai. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po ba mga kapatid, isang napakalaking kayamanan yan, no, ang pakaloob ng Panginoon na magkaroon tayo ng maraming anak. Amen? Ayan, ako po ay pinagkalooban lang po ng ating Yahweh Shaddai na 6 na anak. Salamat sa Diyos. Amen? At sila po ay ginagamit din na magpuri, umawit sa Panginoon. At saka, siyempre, kung may anak po tayo, mag-asawa sila, meron bunga, no, na magkakaroon tayo ng apo. Kaya salamat sa Diyos, maging yung aking pong mga apo ay naglilingkod na rin kay Yahweh El Shaddai. Salamat sa ating Yahweh El Shaddai. Puri ng Diyos, puri ng ating Yahweh El Shaddai. Sino pa po ang gusto magpatotoo? Ayan, si Sister, tingin ka po. Palakpakan natin na malakas na malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Ibuhos nyo na, sister, lahat ng pagpapalang pinagkaloob sa'yo ni Yahweh. Ako po si Sister Celia Castro. Sa lumang buhay ko po, nung bata po ako, masayahin ako. Palalaro lang ako. Tapos,
nakikinig ng drama sa radyo, yung ano, yung Johnny Midnight, yung Toning ba yun? Tong sa DCRH pa po yun eh. Tapos po, nakalimutan ko po, nung kasi hindi ko na po tanda yung taon eh, palakta-lakta po kasi nagkaroon po ako ng depression. So medyo po na ano yung utak ko, na may minsan naaalala ko, minsan hindi ko maalala. Kaya minsan nangingi ako ng guide kay Lord na ibalik niya yung memory ko. Kasi marami po akong experiences na napagdaanan nung elementary ako, nung grade 1 and 2 na sa St. Joseph Cavier Nueva Ecija po ako tumira, nag-aral. Naging first honor po ako, sinabitan ako ng nanay ko. Nanay ko po pala si Presentacion Baltazar Castro. Kaya po Presentacion kasi lagi po siyang present sa mga pagsasabit ng mga may okasyon sa anak niya, pa sa medalya. Tinanong ko po siya bakit Presentacion yung pangalan niya. Tapos po, yung tatay ko naman, si Domingo Santos Castro. Tapos po, nung grade 3 and 4 po ako, kinuha na po ako ng mga kapatid ko sa ano, sa UP Diliman po kami tumira, sa 10DF Amorsoles Street, UP Diliman. Naging ano po kami sa samahan, naging miyembro po ng samahan, yung ama, yung ani ba nang magsasaka sa ano ba yung A, nakalimutan ko na. Basta yung ama po, tapos yung kaba pa, katipunan ng bagong Pilipina. Tapos po ako, bagong sibol, yung mga kapatid ko pong kabataan, yung sikap po, yung samahan ng ikaw-unlad sa, ano ba yun? Kalimutan ko na lang. Basta sikap po, yung about youth. Tapos po, hinumog po ako ni Tita Ida, yung mentor namin ng kapatid ko, na pinagbiyahe niya po ako noon, yung unang biyahe ko, papuntang Bataan. Sabi niya, hanapin mo lang to si Camila. Tapos nagbiyahe po ako mag-isa sa Bataan po yun. Yun po yung una kong biyaheng papuntang Bataan. Tapos po nung nag-aaral na po ako, tinuruan po nila akong mag-type. Pag hindi ka na marunong mag-type, pagta-type, tapos paghuhugas ng pinggan, tapos yung paglilinis, tapos yung paggugupit ng clipping sa mga dyaryo, tapos po ano pa bang ginawa ko? Marami po akong karanasan na naituro sa akin si Tita Ida. Meron pong ano, okay lang pong mahaba. yun po, sa tinuruan po niya ako maging totoo. Yun ang tinuro niya sa akin. Tapos po, naligaw ako ng landas na nagkaroon ako ng kasalanan, nakapag-ngupit ako sa kanya, sa ATM niya, nung allowance po namin ni yung pinapaaral niya rin, yung si Edwin. Tapos po,
binibigay ko naman po kay Edwin yung share niya. Yun po. Tapos, yung sa akin. Minsan po, nung pinaaral ako, nung pinaaral kami, minsan po, nagpo-promissory note po kami pag hindi po kami nakakabayad ng tuition fee. Nag-aaral po ako sa Jose Abadsantos High School sa May Pasay Tapo. Tapos po, umaten kami ng rally, ng, ang tawag dito, yung po, yung sa Liwasan Bonifacio. May mga pictures po kami nun. Tapos po, yung nanay ko, masunurin, ma-obedient po ang nanay ko. Ako po, pasaway po ako. Sabi ko nga po, ako yung black sheep ng pamilya. Tsaka, kung baga sa Bible, kung may prodigal son, ako naman po yung prodigal daughter. Kasi, nagagangad ako ng, sabi ko, bakit kami hindi mayaman? Tapos, nalaman ko po na that time, nung nagpatuto si Karichi, sabi niya, that time kasi bawal magpayaman, bawal sa organisasyon magpayaman. Tapos po, nung namatay po yung tatay ko noong 1975, at 1973 po ako pinanganak, umiyak daw po ako noon. Tapos po may naka-coaching pumunta sa libing ng tatay ko. Marami pong nakipag-libing ng mga magsasaka po noon. Meron pong picture yung tatay ko noon. Kaso pinunit ko po, hindi ko po da alam that time may pinilas ako, sinira ako yung album. Pero nandun pa rin naman po. Kasi, tapos po, sa ngayon po, naligaw po nga ako ng landas. Nakapangupit ako, nakapagsinungaling ako, nakapatay ako ng sa isip, sa talita at sa gawa. Yung kumbaga yung bulong ng demonyo ba? Kasi pag may nanon sa akin, sabi niya, mabuti nga. Parang ganun po yung inaano ng Panginoon sa akin. Na bag mong anuhin na mabuti nga, yung bumanti ka sa kapwa mo, ganyan. Kung ba po, naging pariwara ako, hindi ko po alam kung bakit ko ginawa yun. Maybe na curious po ako, sabi ko, ano ba yung cyber sex? Bakit nalululong sa ganun yung mga kabataan that time? Tapos po, sabi ko, try ko nga yun. Tapos po, pero that time po, hindi ko po ginawa yun nung nasa Taiwan ako, nung nakilala ko si Etchaday. Kasi nung nasa Taiwan po ako, nag-i-email lang po ako sa ate ko, sa US. Tapos po, hindi pa po ako nakikipag-chat noon. Tapos, nung umuwi po ako, umatan pa po ako ng gawain. That was, umuwi po ako noong December 23, 2000. Tapos po, kay Yawel Chaday, yung patuloy niya po akong pinapalakas, kumukuha ng kalakasan sa kanya. At patuloy ko pong dinadalangin ang kagalingan ko, kagalingan ni Brother Mike at ng aking mga kapatid at ang aking mga pamangkin, apo sa tuhod. At ganun din po ang naway magkaroon sila ng pusong, anong tawag dito, yung hindi mainitin ang ulo, yung ganun po, tapos yung ano naman po kami, yung matulungin naman po kami sa kapwa namin. Marami pong salamat sa Panginoon. Thank you, Yawel Shaddai. Patuloy niyo po akong, kumbaga pinalo ako uli ng Panginoon.
na magbalik loob uli sa Kanya. Marami pong salamat, Yahweh. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po. Salamat po, Sister. Ayan, no? Napakadaming gusto niyang ipasalamat, ipatotoo na ginawa sa Kanya ni Yahweh Shaddai. Kaya lang po, kulang po yung ating oras. Amen. Siguro po sa susunod naman po muli. Yan. At palakpakan natin ang Diyos. At kayo po ay patuloy po naming inanyayahan. Kung kayo po ay may mga online patotoo, pwede nyo pong i-forward sa akin, kay Brother Nelson, kay Sister Ellen Frias, kay Sister Benice, o sa lahat ng ating mga kasamahan dito para yung inyo pong mga buhay na patotoo through online ay maipahayag po ninyo sa pamagitan po ng ating mga kapatid. Ayan po mga kapatid, no? At sa lahat po na nakikinig at nanonood po ngayon, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At iano ko na po yung pagkakataon na ito. Bukas po, inanyayahan ko po kayo mga kapatid na anniversary po ng gawain ni Yahweh El Shaddai sa Immaculate Conception Tayuman. No? 32nd anniversary po ng gawain ni Yahweh El Shaddai sa Immaculate Conception Tayuman po. Bukas na po yun. Mag-start po ng alas 3 hanggang alas 9 po ng gabi. Punta po kayo at maranasan po natin ang biyaya ni Yahweh El Shaddai. Amen po, no? Sister Lovesy. Palakpakan natin ang Diyos. At sa oras pong ito, dako muna po tayo kung may online patotoo tayo dyan, Sister Ellen. Ayan, siksikligliga at umaapaw ang online patotoo. Ayan, ang ating kapatid, Sister Ellen Frias. Glory to God. Salamat sa Diyos. Sabi niya po dito, salamat po. Papagpalang gabi po sa lahat sa ating punong lingkod, Brother Mike and family, sa inyo po, lahat dyan, sister, sa Umarsolo at sa lahat po ng mga kapatiran, sa buong mundo na nakikinig at nanonood sa ating gawain, git sa lahat kay Yahweh El Shaddai, ang Diyos sa buhay na palagi naghihimala sa ating gawain. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na mag-share ng kabutihan niya po, niyo po sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng biyaya kasi po bigla-bigla na lang pong tumutulo ang luha ko kapag nakikinig ng mga playback ng ating punong lingkod or nakikinig ng gawain natin sa YouTube. Kasi po napakabuti po ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa lahat na nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Yun na lang pong pagising natin sa umaga na malakas, nagagawa po natin ang mga bagay na gusto natin, ang trabaho natin, at mayroon po tayong bahay, may pagkain tayo. Sobrang thankful na po talaga. Kasi pag nararanasan mo ang wala kang makain, kayo ng mga anak mo at madaming pagsubok sa buhay, pero pag nalampasan mo sa tulong ng Panginoon, talagang di pwedeng, di ka talaga magpupuri sa Kanya at unahin Siya sa buhay natin. Kaya nawa sa lahat na may mga pinagdadaan sa buhay, kapit lang tayo sa pangako ng Panginoon, huwag tayong lumayo sa presensya Niya. Salamat sa Diyos. Ang sarap ng pakiramdam kapag may peace na galing sa Panginoon. Sa John 14:27, sa Diyos ang papulit, pasalamat. Salamat din po sa inyong lahat dyan. Ngayon sa Umarsolo, sobrang blessed po ng kantahan niyo po. Kantahan niyo pa lang, salamat po sa lahat ng mga kapatiran natin at mga prayer partner sa ating punong lingkod at sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. At ang ating pong kapatid mula po sa Hokkaido, Japan, si Sir Mean Sawada. Purihin po natin ang ating Panginoon at meron pa po pinagpalang gabi sa lahat, lalo na po kay Yahweh El Shaddai. Nais ko lang magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng biyay at pagkapala na patuloy niyang binibigay sa amin. Ang buhay, kalakasan at kalusugan sa gitna ng kawalan, di kami nawawalan sapagkat Siya ang aming kaagapay. To God be the glory, ang inyo pong kapatid, Sister Nisha Gonzalez. Purihin po natin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. At sabi niya pa po, meron pong isa pa pong magbabahagi ng online patotoo. Sabi niya po, salamat po sa kabutihan, ang Kanyang pag-ibig at ang Kanyang kabutihan na kinakaharap namin. Nagpupulit na kapasalamat po kay Lord sa magitan ni Kristo Jesus sa gabay at patnubay ng Espiritu Banal.
Tinuruan-tinulungan niya ako manatiling nakikinig po sa DWXI sa bawat kapahayagan at paliwanag ng mga preacher sa gospel choir at mga playback ng mahal na ating punong lingkod ay natutunan ko pong maging mapagpakumbaba na hindi na sarili ang masunod at anumang salitang narinig ko sa sambahayan, tahimik na lang po para iwas pagtatalo at alitan. Pag sa tao ang pagmamahal nila ay may hangganan, pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Nagpapasalamat ako kay Lord sa lakas na galing sa Kanya, binibigay niya sa hiram na buhay ko. 33 years na po naglilingkod sa ubasan ni Yahweh El Shaddai at sa aking kapwa. Sinamahan niya ako, tinulungan niya ako at pag-iisip ng walang pag-alala, kabalisahan, pusong walang kalungkutan, tanging si Jesus ang ligaya at pinalaya sa karamdamang natatamo, kalakasan kung wala sa buhay ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Salamat sa Lord sa mga gamot na binigay mo na nakatulong sa aking katawan. Salamat sa patuloy mong bigay na talino at talento sa mga apo ko na nakatanggap po ng award sa St. Michael's School. At sana buhay bigay sa mga anak ko na ginagamit mo sa buhay ko. At kay Brother Mike na ginagamit mo sa buhay ko, mithiin ang kagalingang maayos na pananalita. Papulit pa salamat. To God be the glory. Ang iyong kapatid, Sister Estrella Espolgar. Purihin po natin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Praise God. Purihin natin ang ating Yahweh El Shaddai. Purihin ang ating Diyos. Maya-maya po, meron pa pong pahabol yan kay Sister Ellen. Ayan, purihin ang Diyos kayo po, mga kapatid, sister. Alin po kayo? Ayan, ang ating kapatid, magpapatotoo ito eh, no? Purihin ang Diyos, purihin ang ating Yahweh El Shaddai. O, bago po si sister, si brother muna. Halika po. Ayan. Salamat po. Purihin, palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Magandang hapon po sa inyo po, brother and sister. Pati rin po kay Brother Mike Bilarde and family. Bago lang po ako dito sa El Shaddai. Ako nga po pala si Jake Guerrero. Bali, kasama lang po ako ni sister Joseph Diosa. Siya po ang nagano sa akin dito sa El Shaddai. Bali, una po namin pumunta dito sa El Shaddai, doon po kami galing po sa Ambil po, sa Sukat po, sa Sukat po ba? Paranaque yun po, doon po. Doon po kami unang pumunta sa Ambil. Bali po ito, pangalawa na po to dito sa ano po lugar po to? Brother, ito. Ano lugar po to? Almusola po dito po sa ano. Bali ito po bali first time ko lang po si Saget itong ano eh, live po eh. Medyo nahiyala. Opo, nahiya po ako eh. Kaya medyo salamat na rin po ako na dahil dito sa po sa El Shaddai. Parang yung ano mo, expression mo sa Panginoon, parang unti-unti, parang hindi ka mahiya. Para gusto mo rin ma-share din sa mga, kung kahit bago ka sa dito sa El Shaddai, siguro, unti-unti lang po matututunan ko po ang ito, dito po sa El Shaddai. Yun lang po sana. Ay, yung ano ko po pala, ang papakuto ko po. Bali po sa pamilya ko po kasi medyo medwaan po kami sa pamilya ko. Hindi po kami nagkakasundo sa pamilya ko pero kahit papaano ganun po sila sa akin. Hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob sa kanila. Sila yung pamilya ko po 'yon. Kahit na po nahihirapan ako pero para sa akin pamilya ko po sila kahit na ginaganon po nila ako. Pero sana po para po kay Yahweh El Shaddai, sana po gabayan niyo po ang pamilya ko, pati rin po ako. Yun lang po. Salamat po. Congratulations, brother, no? Ayan, bago po ang ating kapatid na ito, no? Mga kapatid, no? Nauna pa siya kay sister magpatotoo. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Alam niyo mga kapatid, dito po bago man o matagal ka na sa gawain ang tingin ng ating Yahweh El Shaddai sa bawat isa atin ay pantay-pantay. Men, kaya bilang misyon no, mo, brother, napakinggan natin yung patotoo mo na yung sa family mo medyo hindi magandang ano, yun ang misyon mo para ipanalangin mo
ang mga mahal mo sa buhay, yung family mo, at ikaw ang gagamitin ng Diyos para maakay din sila sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin na malakas sa malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Bro, ayan, palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Magandang gabi sa inyo, mga brother and sister. Magandang gabi, Brother Mike. Magandang gabi sa lahat. Pagpapatotoo ko lang ko, salamat sa buong sa linggo na pagpapala mo sa akin at sa aking pamilya na patuloy mo kong ginagabayan, bagamat bisikleta lang yung service ko pa uwi at papunta sa trabaho. Salamat sa Diyos at buhay at malakas. Salamat din sa mga pagpapala mo na patuloy mong pinagkakaloob sa aking trabaho. Sa iyo ang kapurihan, to God be the glory. Ayan, salamat sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi naman po kinakailangan yung iipunin natin yung ipasasalamat natin kay Yahweh El Shaddai. Napakahalaga sa Diyos yung word ng thank you Lord, salamat Panginoon. Ibig sabihin nun, nakikita ng Diyos na marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa lahat ng ginagawa niyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya kapag nakita ng Diyos na marunong kang magpasalamat, marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi ka pa humihingi pagkakalooban ka na niya ng biyayang siksikliglig at tumaapaw. Amen? Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Baka gusto mo na pong magpatotoo, sister. Halika na. Hallelujah. Praise God. Ayun. Palakpakan at purihin natin ang ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Magandang gabi po, mga brother and sister. Ang ipapatutulok ko lang po yung trabaho ko na tinaasan po ako ng sweldo at mataas na po yung ranggo ko doon. Then, ginagamit na po ako ni Lord sa ibang tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tsaka, yung savings ko parang nag-expand na po. Tsaka, dun sa trabaho ko po, ginagamit na po talaga ako ni Lord. Tapos, nung nag-aating po ako ng gawain, nakilala ko po siya at dinala ko po siya dito. Tapos, sabi ko, Lord, thank you. At ginagamit mo na talaga ako kaysa trabaho ko po. Magaan yung mga katrabaho ko po, Lord. Thank you. At pupunta na po kami sa ibang bansa, sa opisina po, mag-ano po ng, ano, thank you Lord, thank you Jesus, yan lang po muna. Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai, puri ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakabuti po talaga ng ating Yahweh El Shaddai, no? Kapag ikaw ay walang ibang inaasahan kung hindi ang tulong ng ating Panginoon, no? Minsan humihingi nga tayo sa Lord, pero yung kalooban naman natin, yung nasusunod, no? Pinangungunahan natin yung kalooban ni Yahweh El Shaddai. Hayaan natin, no? Na yung kalooban ng Diyos ang siyang maging, ang kumilos sa ating buhay. Huwag po yung ating kalooban. Kasi kapag yung sarili lang natin ang ating pong susundin, madalas tayo po ay nabibigo, no? Na hindi nagsasucceed yung ating pong gusto. Pero kapag ito ay ipinagkaloob natin, sinanggunin natin kay Yahweh El Shaddai ang lahat ng ating pong mga pangangailangan, lahat ng ating ninanais sa ating buhay. Kapag ang Diyos ang siyang kumilos sa ating buhay, ay talaga naman pong hindi po tayo niya pababayaan. Amen? Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Meron po bang online patotoo dyan, Sister Benice? Hallelujah, baka gusto mo pa magpatotoo, Sister Benice. Hallelujah. Ayan, si Nanay, tawagin natin. Purihin natin ang ating Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Amen. Ayun ang Panginoon. Maraming salamat po. Hello po sa kanilang lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Magandang gabi po at pinagpala sa inyong lahat. Maraming salamat po. Anais ko pong ibalik ang papuri po salamat
sa ating Panginoon at ako po'y bumabati ng magandang gabi po sa ating puno ni God, Sister Belen at pamilya, sa aking mga prayer partners, sa lahat po ng brothers and sisters in Christ. Maraming salamat po at ako'y muling nakarating at saka higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po, Yahweh El Shaddai. Narito po ako muli upang ihagyo ang kabitihan. Pagpasalamat, ibalik ang papuri at pasalamat sa iyo sa mga taong ginagamit instrumento na patuloy na tinatanggap kong mabiyaya mula sa iyo. Maraming salamat po sa mga taong ginagamit instrumento na patuloy niyo po silang pagpalain. Maraming salamat din po, Yahweh El Shaddai, sa aking pong kalusugan, kalakasan ng katawan, kaligtasan sa araw-araw na ako po ay muling nakakarating sa dakong ito at din po sa ambel. Maraming salamat po. Bagamat may mga pagsubok, ay muli po akong nakakarating ng maluhati at nakakabalik. Kahit nag-iisa lang po ako, naglalakad dyan, nagbibiyahe, pero alam po, lagi kitang kasama. Maraming salamat po, Yahweh El Shaddai. At nais ko niyang pundi batiin ang aking kapatid na ginagabi instrumento ng Lord na tuwing Sabado po ay hinihintay niya po kami para makasakay sa kanilang sasakyan. At hindi lang po yun, mayroon pang pamasahe. Biyaya niya ang pinakakaloob, pasalubong, at may biyaya pa pong pamasahe. Maraming salamat po. Binabati ko po siya ng belated happy birthday po nung Lunes. Mayroon po, Sister Arlina, Brother Clemens, meron po tayong pamisa kahapon at saka po kanina bilang pasasalamat ng birthday blessings. At saka po, I wish ko lang po sa birthday nyo na gumaling na po kayo ng lubusan mula ulang gantalampakan at wala na po kayong karamdaman na ibabalik-balik pa sa doktor, malinis na. Maraming salamat sa Panginoon sa inyong kabutihan, pag-ibig, pagmamahal niyo sa amin. Higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Amen. Nakaraos. Salamat po. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Ayan, may humabol po. Galing po kay Sister Letty Baniaga. Ito po ang kanyang patotoo, mapagpalang gabi po, Brother Mike and family, sa inyong lahat dyan sa Amorsolo. Magpapasalamat po ako sa napakaraming mga pagpapala. Kahapon ay aking 61st na kaarawan. Salamat sa Diyos. Last April 10, nag-outing kami. Salamat po, Panginoon, at kahapon, Lord, nakasama ko ang aking anak. Nasurpresa po ako. At di ko po alam na lalabas kami. Kaya Lord, maraming salamat po sa pahiram na buhay na wala po akong gamot na iniinom. Kaya ibinabalik ko po ang papuri, pansalamat, pagluwalhati sa ating Panginoon Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Ang ating kapatid, Sister Letty Baniaga. Palakpakan at purihin natin ang ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Ayan. Wala na po ba dyan, Sister Ellen? Wala na po. No? Ayan. At sa oras pong ito, siguro po, pwede na po tayong ihanda na po natin ang ating mga sarili, no, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kaya po tayo meron pong naipapatotoo dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen po? Kaya kapag salita na ng Panginoon, pakinggan po natin ng mabuti sapagkat isang napakalaking biyaya na nandirito po tayo sa harapan ng ating Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon at ang gagamitin po ng ating Yahweh El Shaddai, daluyan po ng kanyang masaganang pagpapala ang lingkod ng Panginoon, Sister Evelyn Gutierrez. Bless the Lord, O my soul.
Son
Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, aming Panginoong Yahweh El Shaddai, Diyos na aming mapagkakatiwalaan, Diyos na patuloy namin nasasandigan sa lahat na nangyayari sa aming buhay. Sa gabi pong ito, Panginoong Jesus, narito po kaming lahat nagkakaisa, patuloy na dumudulog sa iyong banal na harapan, na ikayo ang higit naming itinataas, pinupuri at dinadakila sa aming mga buhay araw-araw. Tunay nga, O Diyos, kung kami ay hiwalay sa inyo, wala kaming magagawa. Kaya sa panahon na kami ay nagkakasala, sa panahon na kami ay nagkakamali at nagkukulang, dalangin po ng aming mga puso na kahabagan mo ang aming mga kalagayan. Na inyo po kaming patawarin sa aming mga nagagawang kasalanan at aming pong inaangkin ni Yahweh El Shaddai na sa gabing ito, kaming lahat ay tatanggap ng biyaya ng inyong pagpapatawad. Lubos ang aming pasasalamat sapagkat sa araw-araw na pamumuhay, hindi mo kami pinababayaan. Muli, Panginoon, sa oras na ito, kasangkapan ninyo po ang bawat isa na sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, kayo ang tumindig sa aming kalagitnaan. Ang tinig mo ang aming mapapakinggan, ang banal na salita mo ang malaya naming tatanggapin sa gabing ito. At aming pong inaangkin, Panginoong Jesus, na ang sino mang may karamdaman ay inyo na pong lubusang pinagaling. Ang sino mang pinanghihinaan ng loob, Lord, dalangin po namin na sa oras ni ito, sa pamamagitan ng iyong banal na salita, patuloy ito magrema sa aming puso't isipan at magdudulot sa amin ng kalakasan, iba yung pag-asa, paghilom at higit sa lahat, katagumpayan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras ni ito, wala po kami ibang inaasahan, kundi ang inyong banal na kalooban ang lagi maganap sa aming buhay. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, walhati, pagdakila, kaisa na mabisa pananalangin ng aming inang si Maria sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, purihin natin ang Panginoon. Sa pagdating niya, nagagala ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alita na iwasan na, tayo ay Hallelujah.
sa papuri para kay Yahweh El Shaddai. Sa oras po na ito, manatili po tayo nakatayo at ating pupakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus ayon po kay San Juan sa Kabanata 2, talata 13 hanggang 22. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit na salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naaalala ng kaniyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya nang siya'y muling mabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sama-sama tayong dudulog muli sa presensya ng ating Panginoon at patuloy po nating lasapin ang steadfast love ng Diyos para sa atin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy is ang Panginoon sa kanyang walang hanggang pag-ibig
at katapatan sa ating buhay. Amen? Sa oras po na ito, maaari na po kayo magsiupo at isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan. Salamat po sa tatlong tumugon. Ayan, sige po. At tayo po ngayon ay sama-sama po magninilay na mabuting balita ng ating kaligtasan. Ito pong ating binasa ebanghelyo, ito po ay yung patungkol pag Paskwa na po, pista ng Paskwa, ang mga Hudyo ay pumupunta po sa templo upang sila po ay mag-alay. Amen? Katulad doon sa ating binasang ebanghelyo, narinig po natin doon, may mga nagtitinda. Ano po ba yung mga itinitinda nila? Ito yung mga i-burnt offering nila. Ito yung iaalay nila kay Yahweh. Ano? At doon nga po, mga kapatid ko kay Kristo, kailangan yung kanilang iaalay ay perpekto. Kailangan yung kanilang iaalay walang mantsa, walang sakit, ano, walang peklat, as in flawless, as in perfect. Amen po ba? Nagalit si Kristo, narinig po natin, siya po ay gumawa ng panghagupit. Tama po ba? Gumawa po siya ng panghagupit para paalisin at pagtabuyan ang mga hayop na iaalay, ganun din doon sa mga nagtitinda, nagpapalit ng salapi, ay kanya pong pinagtataob ang mga lamesa nila, ang kanilang mga hapag. Bakit nagalit si Kristo? Eh alam naman po natin na napakabuti ng Diyos. Amen? Napakabuti ng Diyos kahit sa ating mga pagkukulang, nananatiling mabuti at perpekto ang ating Panginoon. Dito sa binasa po natin ebanghelyo, nagalit ang ating Panginoong Yesus. Bakit kaya? Dahil mayroon pong religious corruption. Saan po doon yung religious corruption? Yung tinuturo sa mga Hudyo, kailangan yung kanilang iaalay na tupa o baka, kung anumang klaseng hayop yan, kailangan malinis po. Kailangan malusog. Amen po ba? Kailangan walang bahit ng karamdaman o mantsa. Doon nagalit si Kristo, maging dahil sa ginawa nilang palengke at nasa laula ang templo ng ating Diyos Ama. Kaya doon nagalit ang ating Panginoong Yesus dahil sa mga maling katuruan. Amen? Amen po ba? At doon rin po natin nakikita at ipapakita ng Diyos na God accepts our brokenness. Sino po sa inyo ang broken? Hindi lang po broken-hearted, no? Sabi doon, God accepts our brokenness. Ano po ba yung pagiging brokenness na meron tayo? Ito po yung mga imperfections natin. Yung pagiging hindi perfecto o may mga kakulangan tayo sa ating buhay. Ano pa po ba? Yung mga flaws, ano po ba yung flaws na yun? Yung mga pagkakasala natin, yung bahid na kasalanan na ating nagagawa pa rin. Kahit tayo po ay nakapangumpisal na, kahit tayo ay pinatawad na ng Diyos, nagkakamali pa rin po tayo minsan. Pero wag nawa masambit sa atin gaano kadalas ang minsan. Nawa minsan lang, ano? And then ano pa po ba yung tinatanggap ng Diyos sa atin? Pagkakaroon ng brokenness, ano po yun? Imperfections, flaws, blemishes. Ito po yung mantsa. Yung blemish po, hindi lang po sa mukha yan nakikita. Yung hindi pantay ang kulay, hindi lang po patungkol doon ang blemishes na tinutukoy ng Diyos. Maging ang mga scars. Ano po ba yung mga scars? Peklat na nakaraan. Amen po ba? Sige nga po, sino po sa inyo ang flawless? Di ba? Sino sa atin ang walang scars o walang peklat? Halos lahat po tayo,
ay may mga pinagdaanan, may mga, alam nyo na, imperfections, flaws, blemishes, and scars. But still, our God accepts our brokenness. Bakit patuloy pa rin tayong tinatanggap ng Panginoon kahit broken na broken tayo? Dahil He loves us. Kaya nga napakaganda yung ating pong inawit kanina, steadfast love of the Lord never ceases. Tama po ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tumitigil kahit tayo nagkakasala. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nanlalamig kahit paulit-ulit tayong tumatalikod kay Yahweh El Shaddai. Ang sabi po dito sa Psalms chapter 34 verse 18, tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Pero basahin din po natin yung English. Ang sabi sa English version, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ano daw po yun? Ang Diyos ay malapit doon sa mga nasisiphayo, doon sa mga brokenhearted, doon sa mga taong inaamin na may pagkukulang sila sa Diyos. Amen? At doon pumapasok ang beauty in brokenness. Yun po yung topic po natin ngayon. The beauty in brokenness. May kagandahan rin po pala kahit broken tayo. Bakit nagiging maganda ang brokenness? Bakit mayroon pa rin kagandahan ang brokenness? Dahil nandoon ang awa, habag ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, ang pagninilayan po natin, how to find a beauty in brokenness? Paano po tayo o paano po natin makikita ang kagandahan sa estado ng pagiging broken? Ayan. Sino na po ba sa inyo ang na-broken? Na-broken dahil hindi po natupad ang kanyang pangarap? Na-broken dahil hindi siya answered prayer? Na-broken dahil wala. Dahil lahat ng binabato ng mundo ay pangit. Wala na siyang ginawang mabuti. Sa estado po ng pagiging broken, meron pa rin pong kagandahan. Ngayon, paano po natin makikita yung kagandahan in brokenness? How to find beauty in brokenness? Unang aral. Eto po, there is beauty in brokenness when we need God's process of restoration. Makikita po natin ang kagandahan sa estado ng brokenness when we need God's process of restoration. Pagkailangan po natin yung pagre-restore ng Panginoon. Yung proseso ng kaniyang pagre-restore, yung proseso ng Diyos kung paano niya tayo binubuo uli. Dahil ang sabi po dito, sa verse 19 na binasa po natin Ebanghelyo, John chapter 2 verse 19, tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Anong klaseng templo ang tinutukoy po ng ating Panginoong Yesus dito? Ang kaniyang, ano po? Talaga nakinig po tayo kanina sa Bible reading, ano? Ano po ba? Yung tinutukoy ni Kristo, nagigipain niya ang templong ito at sa loob ng 3 araw, kanyang itatayo. Walang iba kundi ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan. Bakit alam niyo po? Sabi rin po dito, Hebrews chapter 5 verse 9, at nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas na lahat na sumusunod sa kanya. Ibig sabihin, sa pagkamatay po ni Kristo, ang na-destroy ang kanyang nagapi, ang kanyang pinawalan ng bisa ay ang kamatayan. At sa kanyang muling pagkabuhay, doon niya ni-restore ang buhay na meron tayo. Amen po ba? Kaya nga, no, meron po tayong naririnig na
Sa pagkamatay ni Kristo, namatay na rin ang ating buhay kasalanan. At sa kanyang muling pagkabuhay, nabuhay sa atin ang bagong buhay na bigay ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Isa pong halimbawa, alam niyo po ba yung art sa Japan? Sino po sa inyo nakarating na ng Japan? Ang kininati, ay, sila po pala nakarating na. Ano? Sa Japan, meron po silang isang process na art, kintsugi. Alam niyo po ba yon? Kintsugi. I-search po natin mamaya na. Ito po yon. Yung kintsugi ay isa pong art sa Japan na kapag ang isang bagay ay nasira, nabasag, bubuuin po nila yon gamit ang kulay ginto. Halimbawa po, nabasag yung plato, nabasag yung baso, nabasag yung tasa, nabasag yung mangkok, pagdidikitin po nila yon gamit ang kulay ginto na pandikit. Imaginin po natin, ano? Doon sa kintsugi is a process of restoration. Bakit? Nung matapos yung proseso ng kintsugi o nung matapos ang proseso ng pagbubuo ng mga nabasag na bagay, ano po ang nakikita ninyo? Gumanda o pumangit? Gumanda. Amen po ba? Amen. Gumanda, my dear brothers and sisters. Bakit, mga kapatid ko kay Kristo? Eh, ang Diyos, i-re-relate natin sa buhay po natin. Pag sirang-sira ang ating buhay, sino ang kayang bumuo nito? Ang Panginoon. Kapag tayo po ay may karamdaman, sino ang kayang magpagaling sa atin higit sa lahat? Si Yahweh El Shaddai. Kapag tayo po ay nawawala ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob, sino ang nagpapalakas sa atin? Ang Panginoon. Amen. Kaya katulad ng kintsugi, pagkatapos po nabuo, yung isang basag na bagay, pinagdikit, gamit ang kulay ginto na pandikit, nagiging more expensive and valuable. Parang tayo, nakikita ang kagandahan sa ating buhay nung tayo ay binuo ng Diyos dahil sa ating mga nakaraan. Amen po ba? Amen. God restores the brokenness in our lives and make us more beautiful. Para makita po natin ang kagandahan in the state of being broken, ano po ba ang dapat nating gawin o tanggapin when we need God's process of restoration? Ano po ba ang ino-offer ng restoration ng Panginoon? Ano po ba ang ino-offer ng God's process of restoration? Ang ino-offer at ibinibigay po sa atin ng God's process of restoration, walang iba kundi hope, healing, and renewal. Pag-asa, paghilom, at pagbabago. Amen? Sino po sa inyo ang nais magkaroon ng iba yung pag-asa? Sino sa inyo ang nais magkaroon ng kagalingan physically, emotionally, psychologically, and spiritually? Sino po sa atin ang nais magkaroon ng pagbabagong buhay? Ano ang dapat natin gawin? Matatanggap natin ang God's restoration sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan. Amen. Bakit? Eh, ang sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasalanan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Di po ba? Araw-araw dinadasal natin yan. Pagkatapos ng Salmo 91, ang kasunod itong 2 Chronicles na ipapaalala, patuloy na ipinapaalala ni Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng pagsisisi, matatanggap natin ang pagbubuo muli ng Diyos sa ating pagkatao. Amen po ba? Napakaganda
ng restoration na ibinibigay ng Diyos. Ngayon, uulitin po natin, ano? Paano po naman, in the state of being broken, sa panahon na tayo ay nakakaranas ng kasawian, sa panahon na tayo ay nawawalan na ng pag-asa, sa panahon na gusto na natin sumuko, paano po natin makikita ang kagandahan ng sitwasyon na iyon kapag kinakailangan natin ang pagre-restore ng Diyos? There is a beauty in brokenness when we need God's process of restoration. Ano po ba ang ino-offer ng restoration ng Panginoon? Hope, healing, and renewal. Ang tanong, paano natin mararanasan ang pagbubuo ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsisisi? At sa ating pagsisisi, kapag totoo ang ating pagsisisi nang gagaling sa ating puso, nakikita po yun ng Panginoon. At doon tayo bubuuin muli ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng wasak ang buhay ni Yahweh El Shaddai. Ang gusto niya, laging maayos, laging maganda, at mabuti ang ating kalagayan. And there is a beauty in brokenness when we need God's process of restoration. Amen? Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Yan po yung unang aral. Pangalawang aral, how to find a beauty in brokenness. Second, there is a beauty in brokenness when we need God's process of elimination. Ano daw po? Makikita po natin ang kagandahan in the state of being broken. Makikita natin ang kagandahan sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng kasawian, kalungkutan, kawalan ng pag-asa at nais ng sumuko. Pagkailangan natin, ano, ang banal na pagtataboy ng Diyos sa mga bagay-bagay na hindi dapat natin tinataglay. There is a beauty when we need God's process of elimination. Hindi po ba halimbawa sa contest, sa mga competition, meron po tayong tinatawag na elimination round. Tama? Itong elimination round, yung mga hindi talagang malakas, natatalo, ano? O hindi naman dapat nakapasok doon sa isang competition, ma-eliminate sila o matatanggal sila. May tinatanggal lang Diyos sa ating buhay. Bakit? Dahil yon ay hindi dapat natin tinataglay. Halimbawa po, dito sa ating binasa Ebanghelyo, ang sabi sa verse 15, gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Bakit? Kasi yung mga i-offer po nila, hindi talaga yon ang nais ng Panginoon na i-offer ng tao, kundi ang kanilang sarili. Amen po ba? Halimbawa sa buhay po natin, mga kapatid ko kay Kristo, may mga negative things tayo naririnig. Ang tanong, tinatanggap ba natin? Minsan tinatanggap natin, kaya ang nasasacrifice, sarili natin. Kapag nakikinig tayo sa masamang balita, ano ang sabi ng Punong Lingkod? Ang pakikinggan lang natin ay ang mabuting balita. Amen? Huwag natin pakikinggan ang masamang balita. Ang mabuting balita ang ating tanggapin. Amen? Kaya kung may mga nakikita, naririnig tayo, mga kapatid ko, kay Kristo, na hindi naman dapat at karapat dapat tanggapin, huwag na natin tanggapin. Parang katulad ng isang basura, pag tinapon ba sa atin, dadamputin ba natin? Hindi, itatapon natin. Amen po ba? Ang sabi po dito,
Sa Ephesians chapter 4, verse of 31, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Sabi sa Tagalog, alisin na ninyo ang lahat na sama na loob, galit at poot, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Ano daw po yung tatanggalin natin sa ating buhay? Sama na loob, galit, hinanakit, poot, lahat-lahat na mga masasamang bagay. Lahat-lahat na mga maling bagay. Lahat-lahat na mga bagay na hindi nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakaganda po natin pag nilayan yung second point. There is a beauty in brokenness when we need God's process of elimination. Kanina, restoration. Ngayon, elimination. Isa pong halimbawa, meron po ako napakinggan fiction story. Pag sinasabing fiction, ano? Pag sinasabing fiction, gawa-gawa lang ng isip, pero may aral sa atin. Kaya gagamitin nating analogy tonight. Sabi doon, kilala niyo po si Michelangelo? Buti naman po, kapitbahay po kasi namin yan. Si Michelangelo, isa pong sikat na painter, at sikat na rin na sculptor, yung nag-uukit po, ano, yung mga, may mga statue, katulad po dito, meron po tayo, ano, nag-uukit din siya. Marunong din siya magpinta, kasi isa siya sa mga pinakasikat. Ngayon mga kapatid, merong isang kwento, may isang turista pumunta sa Vatican, Rome. Doon sa Vatican, Rome, nakita niya po yung Pietà. Alam niyo po yung Pietà? A Pietà. Yung Pietà, si Mama Mary, hawak-hawak niya si Jesus Christ na wala ng buhay. Yun po yung Pietà, tama po ba? Ngayon, nakita niya po yung Pietà. Eh kaso oras na po, kailangan na po magsara nung tourist spot. Kaya nga, napatay na yung ibang ilaw. Eh ang sabi nung turista, hala, hindi nila alam na nandito pa ako. Alam niyo po, may sumagot, huwag kang mag-alala, meron darating na bagong gwardya. Ano? Ngayon tinanong niya, sino po kayo? Mama Mary? Sabi niya ganun. Ang sabi nung boses, hindi. Ako yung Pietà. No? Ako yung Pietà. Ngayon, ang sabi nung turista doon sa Pietà, ang ganda-ganda mo. Bakit? Kasi talagang kita yung emotion ng mukha ng tao doon sa estatwa. Kita rin kung yung muscles, yung pores ng balat, kita doon. Kaya sabi nung turista, alam mo, ang ganda-ganda mo. Alam mo? Alam niyo po, sumagot yung estatwa. Sumagot si Pietà. Sabi niya, alam mo noon, hindi ako ganito kaganda. Pangit ako noon. Dahil isa lang akong blankong marble. Hindi ibig sabihin, yung Pietà na yon gawa sa marble. Amen po ba? Gawa, isa akong blankong marble. Ngayon, si Michelangelo, sabi niya, kumuha siya ng lapis. Ginuhitan ako. Ang dami niyang guhit. Nadumihan ako sa pagguhit niya. Ngayon, sabi niyang ganon, kumuha naman ngayon si Michelangelo ng chisel at hammer. Yung chisel po, yung pang-ukit. Kumuha rin ng palakol. Martilyo. Ano? Pang-ukit at saka martilyo. At nung meron na po siyang ganon, ang sabi nung Pietà, sa kanya ako sinugatan. Tinapyas niya yung dito ko. Tinanggal niya yung parte na ito. Kaya habang siya ay chinichisel ako at hinahammer, sabi niya ganon, sakit na sakit. Masakit sa pakiramdam kasi nasasaktan ako. Kaya ang sabi ng Pietà sa kay Michelangelo, huwag mong tanggalin yan. Ibalik mo yan. Huwag ka
dyan. Alam niyo po, mga kapatid ko kay Kristo, after 8 long years, 1499, natapos ang estatwa ng Pietà. At nung ito po ay ipinakita na sa madla, tinanggal yung tabing ng Pietà, ang Pietà na ito ay isa na sa mga pinakamagandang estatwa. Amen. Nakukuha po ba natin yung kwento? Sa una may pagtatanggal. Bakit tinatanggal? Kasi hindi yung parte na kagandahan ng estatwa. Kasi kapag hindi tinapyas yun, hindi magiging maganda, hindi magiging maayos ang hulma ng Pietà. Amen po ba? Ang mensahe ng Panginoon sa ikalawang aral, my dear brothers and sisters, God eliminates something so that our brokenness became a beautiful and remarkable one. May ini-eliminate ang Diyos, may tinatanggal ang Diyos sa ating buhay upang gumanda ang ating pamumuhay. Amen? Katulad sa unang aral, may offer ang God's process of restoration. Sa pangalawang aral, meron ding offer ang God's process of elimination. Ano po ang ino-offer ng God's process of elimination? Second chances. Sa totoo lang, ang Diyos hindi lang second chance ang ibinibigay sa atin. Multiple chances. Akalain niyo po naman, nagsisi tayo, nang umpisal tayo, pag-uwi sa bahay, nagkasala ulit tayo. Binubuhay pa rin tayo ng Diyos para maranasan po natin, matanggap natin yung multiple chances. Amen po ba? Amen. Ang sabi po dito, my dear brothers and sisters, sa Exodus 13 verse 17, nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita hindi sa daan patungong Pilistya, sila pinaraan ng Diyos bagaman iyon ang pinakamalapit, ayaw niyang ang mga Israelita masuong agad sa digmaan, baka magbago pa ng isip at tuloy magbalik sa Ehipto. Ano po ang laman ng Exodus? Malapit, may shortcut po kasi, no? Para makalaya o mabilis na makaalis sa Egypt ang mga Israelita, may shortcut doon sa daan ng Pilistya. Pero hindi po sila doon pinaraan ng Diyos. Pinadaan sila saan? Doon sa malayo at paikot-ikot na lugar. Bakit? Kasi kapag pinadaan sila ni Yahweh doon sa shortcut, ay hindi pa po handa mga Israelita na makipagdigma, hindi pa sapat ang kanilang kalakasan, ang kanilang katatagan. Baka magbago ang isip, bumalik sa Egypt. Amen? Parang sa buhay po natin. May time na yung shortcut, yung instant, tinatapyas ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi makakatulong sa atin. Kaya kung tayo po'y dumadaan sa mga, kapag national road traffic, main road traffic po ba? Service road traffic. Madalas, dyan tayo, lalo na sa MacArthur. Highway traffic po dyan. Pero kapag dyan tayo pinadaan ng Diyos, kahit malayo, kahit paikot-ikot tayo, ang isipin natin, may tinatanggal ang Diyos sa ating buhay. Kaya pinapadaan tayo sa malayong lakbayin. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya there is a beauty in brokenness when we need God's process of elimination. Ano daw po ang ino-offer ng God's process of elimination? Ang ino-offer niya ay second chances. Paano po natin matatanggap ang God's process of elimination? Through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino po sa inyo ang may pananampalataya sa Diyos?
Kakalungkot naman po kung hanggang ngayon wala pa rin tayo pananampalataya. Amen. Ilang araw, ilang taon na tayo nandito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Minsan, nawawala pa rin tayo ng pananampalataya. Paano po natin masusukan na tayo ay tunay na nananampalataya sa Diyos? Ang sabi po ni Prophet Jeremiah, chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sa Tagalog, ako lamang ang nakaaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kapag pala pinapadaan tayo ng Diyos sa mga main road ng buhay natin, manampalataya tayo sa plano niya. Bakit? Kasi ibinibigay niya pala along the way ang pag-asa na kailangan natin sa hinaharap. Amen po ba? Isa pong halimbawa, alam niyo po, meron po akong isi-share sa inyo. Kasi sabi ko sa Lord, "Lord, kahit saan man ako dalhin ng Holy Spirit, isi-share ko to." Lima po kami magkakapatid, meron po kami nag-iisang kapatid na lalaki. Last year, ang sabi po sa akin ng aking kapatid, "Ate, gusto ko na mag-board exam." Ano? Ngayon, sabi ko, "Sige, mag-board exam ka without review. Malay mo kung ano man ang resulta, at least alam mo yung flow ng exam." Pero hindi po siya pinahintulutan last year ni Yahweh El Shaddai na mag-take ng board exam. Gusto niya dumaan sa proseso ang kapatid ko. Gusto niya dumaan sa proseso ng elimination. May tatapyasi sa kapatid ko. Kaya this year, last February, 3 days ang kanyang board exam. Alam niyo po, dumating sa kanya ang panghihina. Nawalan siya ng pag-asa, nawalan siya ng tiwala sa sarili niya, pero may tiwala siya sa Diyos. Ngayon, nagsabi siya sa akin, "Ate, wag na, kaya ako tumuloy kasi hindi ako confident. Hindi ako sure na makakapasa." Sabi niya gano'n. "Sayang ang pambayad." Sabi ko, "Kaya mo yan. Gawin mo yung kaya mo. Yung hindi mo kaya, wag mong i-shoulder. Ipa-control mo kay Yahweh El Shaddai." Nag-start rin po siya sa chapter po namin sa Pampanga. Ngayon, a day before, alam niyo po, ang aking kapatid ay decided na. Sabi niya, "Ate, decided na ako." Sabi ko, answered prayer kaming magkapatid. "Decided na ako na isusugal ko na lahat." Ibig sabihin, gagawin niya yung kaya niya. Sabi ko, "Tama yan. Gawin mo ang best mo, gagawin ng Diyos ang hindi mo kaya. Maniwala ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya. Kasi kung para sa iyo, ang license na yan, ibibigay yan ng Diyos sa iyo." Sabi ko pong gano'n. At salamat sa Panginoon, 1 week, 6 po ang ginagawa ang prayer request. Ano, 6? Pinagpapahinga ko rin po ang Panginoon sa paghiling ko. Kaya 6. Ngayon, pero nung Tuesday family appointment, isa lang ang aking hiniling sa Diyos. Ay yung ibigay na niya ang license sa aking kapatid na maging board passer po siya. Pag uwi ko po sa dorm po namin inuupahan ko, emotionless ang mukha ng kapatid ko. No? Mababakas mo talaga sa mukha niya. Ganyan lang siya. Walang ka-emotion. Bago po kami matulog, may pinakita siya sa akin sa cellphone. "Ate, tingnan mo nga ito." Sabi ko, "Salamat sa Diyos, answered prayer po kami." Bakit? Isa na pong licensed mechanical engineer ang aming nag-iisang kapatid na lalaki. Last February. Kaya doon sa proseso na mahaba, daanan natin yan. Kung yan ang God's process of elimination, daanan natin. Bakit? Mas mapapabuti ang ating kalagayan. Amen? Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Ayan. At ang sabi po, mga kapatid ko kay Kristo, habang ako po ay naghihintay ng oras, meron po akong nakita, no? Isang quotes po. Ang sabi po doon, "I am not upset about bridges being burned down if God started the fire."
Ano ang ibig sabihin? Hindi ako manghihinayang kung may mga tulay na masusunog kung ang Diyos ang nagsimula ng sunog ng apoy. Ang message po doon, mga kapatid ko, kay sa una masasaktan tayo. Bakit? May tinatapyas sa buhay natin, sa katawan natin eh. Pero at the end of the day, manampalataya tayo sa Diyos. Dahil yung ating sinimulan, kung may sinimulan si Yahweh Shaddai sa atin, tatapusin niya ng maayos. Amen. Yan ang ikalawang aral. Ngayon, dadako na po tayo sa pangatlong aral. There is a beauty in brokenness when we need God's process of redirection. Lahat po ito ay proseso ng Panginoon, ano? Proseso po ito. Redirection. Pag sinasabi po redirection, ibig sabihin, ibabalik tayo sa right track ng Panginoon. Pag naliligaw na tayo ng landas, ibabalik tayo ng Diyos doon. Amen? Kaya ang sabi po dito, so verse 17, nang binasa po nating ebanghelyo, ito po ang nakasaad, naaalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Nandoon ang pagpapaalala, ang reminder ng Diyos na ang ating pagpapahalaga sa bahay ng Panginoon ay katulad ng umaapoy at umaalab na pag-ibig sa ating mga puso. Pinaalala niya po yun. Bakit? Kasi naliligaw na tayo ng landas. Minsan nakakapag-decide po tayo according to our emotions, according to our feelings. Feeling ko ganito kaya lalayo ako. No. Kaya sa paglilingkod, kailangan rin po natin ng discernment. Amen po ba? Kaya sabi po dito, Proverbs chapter 16, verse 9, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Sa Tagalog, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kung hindi tama ang ating mga plano sa buhay, i-redirect tayo ng Diyos. Amen? Sino po sa inyo ang may mga plano sa buhay? Sino po sa inyo may mga pangarap sa buhay? Yan na lang po ang libre. Lakihan na natin ang ating pangarap. Amen po ba? Kung may mga plano po tayo, pinaplano, kung may mga pangarap tayo sa ating buhay, kung yan po ay hindi ibinibigay sa atin ng Panginoon, ibig sabihin yan ay hindi para sa atin. Amen. Kailangan natin ng redirection. Halimbawa sa pelikula, kailangan po ng director. Siya ang magkocommand, eto gagawin mo, eto, ganyan, ganyan. At the end of the show, nakakuha sila ng magandang award. Bakit? Magaling ang director at sumunod ang mga aktor sa director. Sa buhay natin, sino po ba ang nagda-direct? Si Yahweh Shaddai ang ating great director, divine director of life. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung ano po ang ipagawa ng Panginoon, gawin natin. Amen? Eh, sino po ba sa atin ang sumunod sa kalooban ng Diyos na napahamak? Wala. Yun ang ino-offer ng ikatlong punto. Amen? Ang sabi po dito, my dear brothers and sisters, sa God's process of redirection, ang ino-offer po sa atin ng pagdadirect o pagre-redirect ng Diyos sa buhay natin kapag naliligaw tayo, ibabalik tayo ng Panginoon dahil may gusto siyang ibigay sa atin na blessing, pagpapala. Amen. Sino po sa inyo ang pinagpapala ni Yahweh El Shaddai? O, pagdating po talaga sa pagpapala, buhay na buhay ang anak ni Yahweh El Shaddai eh. Tama po ba? Lahat tayo ay pinagpapala. Kahit hindi po tayo deserving, pinagpapala tayo ng Diyos.
yun ang ino-offer ng God's process of redirection. Paano po natin makakamit ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? Itong gabi po bang ito? Ito po bang pag-attend natin ay kalooban ni Yahweh El Shaddai? Parang isa lang po ang naniniwala na ito ay kalooban ng Diyos. Totoo po yun na ito ay kalooban ng ating Panginoon. Na tayo po ay maparito ngayon. Amen po ba? Amen. Isa pong halimbawa, sino po sa inyo ang may mga cellphone? Oh, di ako naniniwala may mga cellphone po kayo. Sa cellphone, meron po nakalagay po dyan settings. Tama? Kasi nung time po na dikipad ba ang cellphone? First time, ang aking unang cellphone, dikipad po yun. Ngayon, kakakalikot ko, mga kapatid ko kay Kristo, napunta sa pagiging Chinese ang language. Nung cellphone, edi hindi ko na po magamit. Kaya alam mo po ang ginawa ko, pinarepair ko po sa technician. Paano ba gawin to? Kasi hindi ko alam, Chinese na yun nakalagay sa language ng akin cellphone. Alam niyo po, meron po kinonek sa monitor, sa computer, yung cellphone ko, at doon po sila bumalik sa setting, at ang default setting ay English. E di, magagamit ko na siya araw-araw. Mapapakinabangan ko na yung cellphone ko kasi naibalik eh. Amen? Na ibalik sa tamang language, i-relate natin sa ating buhay. Sa buhay po natin, may setting din na tinatawag. Amen po ba? Pag magulo ang buhay natin, balik tayo sa setting ng buhay natin. Sino ba dapat ang maging default setting ng buhay natin? Ang Diyos. Amen? Kasi kapag default setting, automatic, isa lang ang pipindutin mo, back to normal ang cellphone. Sa buhay natin, isang Diyos lang ang lalapitan natin, back to normal ang ating pamumuhay. Yung normal po na yun, hindi po yung abnormal, no? Yung normal po na yun, eh yung buhay na ibinigay na ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Kaya alam niyo po, sa pamamagitan ng God's process of redirection, ang ino-offer niya sa atin, walang iba kundi blessings, pagpapala. Amen po ba? Ngayon, paano po natin makakamit yung pagpapala? Through our obedience to God. Sa pamamagitan ng ating pagsunod kay Yahweh El Shaddai. Sa tingin nyo, bakit kailangan i-redirect ng Panginoon ang ating buhay? Dahil naiiba na po ang takbo ng ating buhay. Alam nyo po, eto ah, ma-realize po nawa natin. Kaya inaalaw ng Diyos ang pain. God allows pain. God allows brokenness in order for us. Para tayo, inaalaw ng Diyos ang sakit, ang hirap, ang brokenness, kasawian, upang redirect, i-redirect ang ating attention. Bakit nakukuha na po ng mundo ang attention ng tao? Tingnan nyo, sa hapagkainan, pagkasama ang pamilya, ano ang kaharap ng mga pamilya? Cellphone, nakukuha ang attention. Tayo. Sa halip na sa Diyos tayo mag-focus, sa problema, challenges tayo nag-focus. Kaya kailangan ng Panginoon i-redirect ang ating attention. Kaya ipinaparanas at ipinapahintulot niya po sa atin na tayo po ay makaranas ng brokenness. Bakit? Kasi kapag na-realize po natin na kaya tayo nasa ganitong estado, dahil sa hindi natin pagsunod kay Kristo. Kaya ang tao po ay napapahamak, hindi sila sumusunod sa Diyos. Kaya ang tao, nagiging maganda ang buhay, dahil nagsisikap sila makasunod kay Yahweh El Shaddai. Ang tanong ko po ay ito, sino po sa inyo ang gusto mapariwara ang buhay? Wala. E sino po sa atin ang gustong
guminhawa, gumanda, umayos ang ating buhay. Sabi nga ng Panginoon, buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ay mararanasan natin pag sumunod tayo kay Kristo. Amen? Amen po ba? Ngayon mga kapatid, bago tayo magsitayo, mag-recap tayo. How to find beauty in brokenness? Tatlong paraan po yan, ano? Una, there is a beauty in brokenness when we need... Praise the Lord. Tama po yan. God's process of restoration. Ano po yung pangalawa? There is beauty in brokenness when we need... Po? When we need God's process of elimination. Finally, pangatlo. Ito po'y katatapos lang natin pinaliwanag. Pag ito hindi nyo pa talaga nakuha. There is beauty in brokenness when we need God's process of redirection. Nauunawaan ko po kayo. Si ganyan din po ako makakalimutin. Ano? Yung tatlong bagay po na yan ay makakatulong po sa atin para mapagtagumpayan po ang pagiging broken ng bawat isa. Paano natin mapagtatagumpayan yan? Sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na God is here? Naniniwala po ba kayo na nandito ang Panginoon? Lahat na naniniwala na ang God, ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan, tayo po ay magsitayo at lalapit dudulog sa ating Panginoong Jesus. Iyuko po natin ang ating mga ulo, ipikit po natin ang ating mga mata, at sa sandali pong ito, ang ating dalawang kamay ay ating pong itaas sa Diyos. Nasa awitin pong ito, patuloy tayong i-remind ng Panginoon na nandito siya, na kahit broken-hearted tayo, kahit nangihina tayo, nandiyan ang Diyos na magpapalakas sa atin. In your presence, there is fullness of life, healing flowing from body, soul, and here, let the broken heart
sufficient one, God is here. His wonder, His wonders to perform. Oh, His wonder, yes, His wonder, His wonders to perform. Oh, His wonder, yes, His wonder. Kumakalinga sa bawat isa. Diyos na hindi nagpapabaya ng aming mga pangangailangan. Sa gabi pong ito, buong puso kaming patuloy na dumudulog sa iyo. Lord, maraming salamat sapagkat sa gabing ito patuloy kang kumikilos sa aming buhay. Nandoon man ang mga imperfections, ang mga flaws, blemishes, at scars ng aming buhay. Lord, nariyan ka, matyagan naghihintay na kami ay patuloy na makalapit sa iyo. Kaya naman, Yahweh, sinisikap po namin na sa araw-araw na pamumuhay, lahat ng aming mga iniisip, lahat ng aming sasabihin, lahat ng aming gagawin, Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo na sa gayon ang araw-araw ay magiging araw ng pagtatagumpay. Maging araw ng kalakasan, maging araw ng pag-asa. Kaya naman, Yahweh, lubos kami nagpapasalamat sapagkat sa oras na ito, patuloy na kayo ang aming nararanasan. Ang banal na presensya mo, ang Espiritu Santo, ang patuloy na lumulukob sa bawat isa. Lord, naniniwala po kami na sa gabi pong ito, narito ka sa aming kalagitnaan. Patuloy mong pinapakinggan ang aming mga kahilingan. Naniniwala rin kami, Yahweh El Shaddai, na ang buhay na mayroon kami ngayon ay kakasangkapanin mo upang patuloy kang maging dakila sa aming buhay. Upang kami ay magpatotoo sa lahat ng kabutihan na aming nararanasan na nagmumula sa iyo. Dalangin po namin sa oras ni ito na pagpalain niyo po ang bawat isang na patuloy na nag-exert ng extra effort. Inaangkin namin, Panginoon, katulad na sinabi na aming punong lingkod, extraordinary blessings ang kaya mong ipagkaloob sa aming buhay. Gayun din sa aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kasama sa sandaling ito, panatag ang aming kalooban sapagkat naniniwala kami, Yahweh El Shaddai, patuloy nyo rin silang
iniingatan at kinakalinga. Kaya Panginoon, ang proseso na restoration, elimination, and redirection ay patuloy niyo pong ipaalala sa amin upang hindi kami panghinaan ng loob, hindi kami mawalan ng pag-asa, bagkos kami ay tuloy-tuloy na makakapaglingkod sa iyo ayon sa iyong banal na kalooban. Muli, Yahweh, nagkakaisa po kaming naninikluhod sa iyo. Idinudulog po namin ang aming mga prayer request na itinataas sa gabing ito. Lord, inaangkin namin anuman ang kahilingan na mayroon kami ngayon. Kung ito ay ayon sa iyong banal na kalooban, buhat pa kanina, kami ay nakatanggap na ng answered prayer na nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo po ang lahat na nakikinig sa radio station, himpilang pinagpala, naniniwala kami sa pangalan pa lang ng himpilang ito, pinagpala mo na kami na lubusan, lalo higit sa lahat kung kami ay naglilingkod ayon sa inyong banal na kalooban. Maraming maraming salamat, Yahweh Ashaddai, at sa oras na ito, idinudulog din po namin ang kagalingan, kalakasan, at katatagan ng aming mahal na punong lingkod. Inaangkin namin, Yahweh Ashaddai, walang imposible sa iyo. Kung gaano kahaba ang pangarap niya para sa kanyang buhay, Lord, kaya mong itong ibigay sa kanya. Maraming maraming salamat, Yahweh Ashaddai, gayon din ang aming buong pamilya. Naniniwala, nananampalataya kami ang tinatayuan, ang pundasyon at sentro ng aming pamilya. Walang iba kundi kayo, aming Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat, Yahweh Shaddai. Patuloy niyo po kami ingatan, patnubayan, at sa aming pag-uwi, patuloy kami magdiriwang sapagkat iba yung kalakasan at buhay ang aming tinanggap sa gabing ito. Maraming maraming salamat, Panginoon, at sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, walhati, pagdakila, kaisa na mabisa pananalangin ng aming inang si Maria sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, let's give thanks with a grateful heart. Thank you, Sister Ebony. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo.